Gab and Alexa, feeling nyo ba compatible kayo as friends? Of course. Opo, oo naman. Nagkakasundo kami at andun yung respect, andun yung boundaries. So, nandun lahat ng foundation for a good friendship. Mm-mm. May gusto ka ba idagdag doon, Gab? Wala. Ganun kami ka-compatible, same answer na yun. Oh, iba din talaga. Dahil dyan, may compatibility test tayong gagawin. May itatanong kaming mga momshies, iba't ibang mga sitwasyon ito. At kung ano ang gagawin ninyong dalawa. Isulat niyo yung answer sa whiteboard at i-check natin kung compatible nga ba. Yes. Meron din silang pambura kasi this time mabubura na talaga yung pen. Correct. Simulan na natin. Ito, sa away ng boy or girl, lalaki ba dapat ang maunang mag-sorry para maayos? Yes, is it yes or no? Okay, show your answer. Alexa, no. Hello? Gab, what? Yes. Gab, bakit yes. Ganun? Lalaki ang dapat unang, I guess, sumuyo. Ang sweet ni Gab. For ano naman, it really depends kung sino talaga may kasalanan. Pero for me, I think lalaki talaga kailangan sumuyo sa babae. Either, kasi kayo naman lagi yung tama naman talaga. Ayun, kagaya din po nung sabi ni Gab, para sa akin, kung sino yung may fault, dapat siya yung marunong magbaba ng pride at humingi ng tawad. Whether girl or yung guy. Susunod, sa isang friendship or relationship, katanggap-tanggap magsinungaling pero basta white lie. Yes or no? Ay, parang galit si Alex ang sinulat yung sagot niya. Alam ko na ngayon sagot niya. Rar! Okay, show your answers. No. No. And talaga? It's a no. No to white lies. Kahit yes. White lies lang, big oo. No yun sa inyong dalawa. Kahit halimbawa may surprise kasi, pero iba naman ata, hindi mo white lie yun. Not counted pag surprise. yes. Pag may regalo, not counted. O, basta pero, sa word pa lang na lies, di ba? Kasi yung mga small white lies na yung pag nakasanayan, nagiging big lies sa future. Lalaki yun at maiipon. Nagiging comfortable kasing magsinungaling eh. Tama yan. Tsaka ginagawa excuse, white lie naman, di ba? Parang hindi, oo. Pero alam mo, diradaan tayo na sa usapan. Compatible na sa mga sagot nila. Kanina kaya ba? Nga. Pero ito, hindi pa natatapos to ha. Ano ang katangian ng tao na nakaka-turn off para sa iyo? Ito, no choices to. Write your own answer. Ano ang katangian ng tao na nakaka-turn off sa'yo? Na pagkakaibigan. Yes. Show your answers. Show yours. Two-face. Hindi mabuti ito. Sa animals. Meron pala ako share lang kay Alexa na na-discover ko rin na hindi ko na-share. Minsan hindi niya kakainin yung lunch niya or dinner or pag titira niya yung mga animals, papakainin niya yung mga cats tsaka dogs. Every day yun, hahanapin niya. So, I really thought that was sweet of her. It's sweet of you too. Pero, Gab, itong two-faced na ito, nakita mo ba ito? Two-faced, gusto ko lang kasi yung kaibigan ko totoo sa akin. Hindi yung, alam mo yun, sisiraan ka sa likod or something. Just be honest with me, no sugarcoating, and yun. Na mas gusto ko lang talaga totoo ka sa akin na hindi ka magsisinungaling. Mabuti pa hatulan na natin mga momshi. So ano bang tingin natin? Compatible ba sila o hindi? Compatible for yes. Me. Compatible. I have three points. Okay. Oh, ako din. Three points. Ako tinginan pa lang compatible na. Correct. Doon pa lang sa mga sharing, sa mga bigayan. Yes. Actually, nasa body language din. Sa upuan. Compatible as friends. Enjoy nyo itong stage na ito. Napakasarap talaga. At eto pa sa aming pagbabalik. More.